Oo, kamanghamang haka, Iho. Ibinigay mo na sa akin, ang iyong pagkain. Alam mo, naranasan ko na rin kung paanong magutom, at kung paano ang walang pera, kasama ng nanay ko, ilang beses din kaming napaalis, sa tirahan. Welcome sa YouTube channel ng mga kwentong buhay. Layunin namin na magbigay ng mga kwentong pwedeng magbigay ng kaalaman at inspirasyon o magandang aral sa mga manunood. Huwag kakalimutang mag-subscribe, like, comment, share at turn notifications on. Palimos po. Palimos po. Sorry, wala akong barya. Pero alam mo, mayroon akong $10. At kagagaling ko lang sa deli dyan sa tapat, at may dala akong pagkain. Gusto mong kunin na lang itong dala ko. Thank you, sir. Napakabait naman ninyo. Pero sa inyo yan. Hindi ko yan matatanggap. Alam mo, kunin mo na lahat ito, kailangan mo ring pakainin ang iyong aso. Para sa inyong dalawa ito. Pero para sa inyo dapat yan eh. Huwag kang mag-alala, hindi ko na ito, kailangan ngayon. At saka mas kailangan nyo ito, ng aso mo. At mas papaligayahin mo rin ako, kung alam kong, kumain kayo ng aso mo. Maraming salamat. Napakabait mo naman, sir. Alam mo, ikaw ang unang taong kumausap sa akin sa araw na ito. Maraming mga taong dumadaan, pero ni walang gustong kumausap sa akin. Ni walang tumitingin sa akin. Gusto nila akong layuan kaagad pag nakita nila ako. I'm so sorry to hear that. Oo, kamanghamangha ka, Iho. Ibinigay mo na sa akin, ang iyong pagkain. Ibinigay mo na lahat, para sa akin, at para sa aking aso. Binigyan mo pa ako ng $10. Alam mo, naranasan ko na rin, kung paanong magutom, at kung paano ang walang pera. Kasama ng nanay ko, ilang beses din kaming, napaalis sa tirahan, dahil walang pambayad ng rent. Tumira kami sa kotse, ng ilang araw. Hanggang sa pinalad kami, unti-unti nakaahon kami. I wish na mas marami pa akong pwedeng ibigay sa iyo, kaysa sa pagkain at sa $10. I'm sure, ikaw yung tipo ng tao, na hindi magdadalawang isip na ibahagi ang kanyang blessings. Thank you. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. So iiwanan na kita dito, at enjoy the rest of your day, okay? Okay, maraming salamat ulit. Alam mo, napakaganda ng iyong puso. Excuse me, Iho. Hold on, ano ito? Anong nangyayari dito? Hindi ko maintindihan. Mayroon akong aaminin. Hindi ako totoong homeless. Okay, then sino ka? Nagmamay-ari ako ng isang hedge fund dati. Kumita ako ng napakaraming pera. Ilang taon na ang nakakalipas, ibinenta ko ang lahat ng shares ko. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko, na ipamimigay ko sa iba, yung iba kong kayamanan. Nagdesisyon akong damitan, ang sarili ko na parang homeless, para mahanap ko yung mabuting tao, na karapat dapat kong bigyan.
yung katulad mo. Hindi ko mahahanap kung alin ang totoo, kung sino ang totoong mabuti, kung makikita akong bihis milyonaryo. This is crazy. Naluloko ka na, alam mo ba iyon? Nakikita mo ba kung ano ang nakalagay sa sign ko? Oo, nakikita ko. Ang sabi niya, any spare change please. I will pay you back 5,000 times. So binigyan mo ako ng $10, right? Oo, pero hindi ko kailangan ng bayad. Para sa aso mo iyon. Sandali lang, kailangan kong patutuhanan yung aking sinasabi sa sign ko. Ito ang iyong tsyeke. $50,000. Oh my God, hindi ito totoo. Parang biro ito. Well, handa kang isakripisyo ang iyong lunch para sa aso ko at sa akin. Hindi ako makapaniwala. This is unbelievable. Pwede kong pambayad ito ng lahat ng utang ng aking mama. Yung kotse ko, I could pay it off. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Maraming salamat po. Walang anuman yon. Pasalamat ako na nakatagpo ako ng isang taong may mabuting puso. God, hindi ko talaga alam kung anong sasabihin ko. Hindi pa rin siya makapaniwala sa good fortune na nakuha niya.